Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po tayo magbibigay ng maikling orientation tungkol po sa pag-aalaga ng bubuyog o yung ating stingless bee. Dalawa pong bagay ang ating pag-uusapan ngayon. Ang una po ay bakit kailangan nating alagaan ang stingless bee? At ang pangalawa ay ano ang kailangan natin para tayo ay makapag-alaga ng stingless bee? Ito po ang kadahilanan kung bakit kailangan nating mag-alaga ng stingless bee. Una po ay napakarami po nitong health benefits para po sa ating kalusugan. Napakalaki pong tulong nito para sa atin pong ikapananatili ng ating mabuting kalagayan ng ating kalusugan. Pangalawa po, ito po ay napakalaking tulong sa mga magsasaka sapagkat ito po ay efficient pollinator. Ito po ay pumupunta sa mga bulaklak, sa mga halaman at pinopollinate nila ang halaman, tumutulong upang dumami ang bunga at ang ani ng mga magsasaka. Pangatlo po, ito ay native sa ating bansa, kaya ito po ay adapted sa ating metabolism. Ang pangatlo po ay low capital. Hindi nyo po siya kailangang ibili ng pagkain. Ang kailangan lang po ay starter hive at yun lang po ay babantayan at ito po ay magpapatuloy na hanggang sa ito po ay dumami at hanggang makaani tayo ng pulo. Stress reliever, ito po ay nakakatulong upang maalis ang ating stress. At mamaya ikukwento ko ang aking personal na karanasan kung bakit nasabi kong ito ay stress reliever. Ito po ay honey. Ito pong honey ay food of foods, drink of drinks, and the drug of drugs. Ito po ay pinagkukunan ng pagkain, ng inumin, at saka ng kagamutan. Ito po ay isang ayon pa sa isang matalinong Persian na nabuhay noong pangunang panahon. Kaya ang pulot po ng bubuyog ay pinakikinabangan na maging nung una pa mang panahon. Ito po ang kabutihang dulot ng honey sa ating kalusugan. Ito po ay masyadong maliit, 12 ito, kaya ating hinati para maging mas malaki at mas mababa natin. Ito po ang mga naitutulong sa ating katawan ng honey. Ito po ay antimicrobial. Kapag ka po mayroong mikrobyo sa ating katawan, sa loob at labas ng ating katawan, ito po ay kayang patayin ng honey. Meron din po itong anti-inflammatory activity. Nilalabanan po nito ang anumang uri ng pamamaga sa ating katawan. Ano man pong sakit na mayroong pamamaga ay natutulungan po ng ating pulot ng stingless bee. Ang isa pong halimbawa ay ang isang kaguro namin sa Bukal Sur National High School na meron siyang asawa na laging sumasakit ang ulo dahil malimit sumpungin ang kanyang sinusitis. Magmula po nang siya ay gumamit ng honey ay hindi na po sumasakit ang kanyang ulo at hindi na sumusumpong ang kanyang sinusitis. Kaya ito po isang magandang balita. Antioxidant. Tayo po ay sa araw-araw nakakalanghap tayo ng mga pollutants, mga usok at mga ano, kung ano-anong mga chemicals na pumapasok sa ating katawan. At pag ito po ay nanatili sa ating katawan, ito po ay magiging sanhi ng mga karamdaman sa atin, cancer at iba pang mga uri ng sakit. Kaya ito pong pulot, ito po ay tumutulong upang maalis ang mga pollutants na ating nasagap sa ating paligid. Anti-diabetic. Ito po ay tumutulong upang pababain ang sugar level ng isang tao sa kanyang dugo para hindi po siya magkaroon ng diabetes. Anti-cancer. Nilalabanan po nito ang cancer ng pulot. Neurological disorder. Ito po ay tumutulong doon po sa may mga kaso ng nagkakaroon ng Alzheimer's disease at iba pang neurological disorder kasama na po ang pagiging malilimutin. Kaya ito po ay natulong para mas maging sharp ang ating memory. Gastrointestinal tract disorder. Ito po ay tumutulong para maayos ang kalagayan ng ating daanin ng pagkain. Isang nga pong kwento ng isang kaguro sa Bukal Sur National High School ay sabi isang araw, kinuwento niya sa akin, "Sir, ang galing pala nung pulot." Sabi ko, "Bakit?" Ang sabi niya, "Ako po ay sumakit ang tiyan, nakakain ng pagkain hindi na maganda, ay talagang sumama po ang tiyan, pero ang aking inumin ang pulot ng stingless bee ay ako po ay gumaling na." Dumating din sa akin ang time na ako ay sumama din ang tiyan. At talagang masama ang aking tiyan. Punta ako sa CR. Naalala ko ngayon ang kinuwento ng aking kaguro at sinubukan kong inumin ang pulot ng stingless bee. Yun pong isang beses na nagpunta ako sa CR ay hindi na po nasundan.
at gumaling ang akin pong sakit ng tiyan. Aking ni-review ang mga literature, mga research article na aking binabasa at aking napatunayan na tunay nga po na nakapagpagaling ng mga gastrointestinal tract disorder ang pulot ng stingless bee. Bukod pa doon, kapag ka po sinira ng bakterya ang lining ng ating bituka, ay nire-repair po ng pulot ng stingless bee. Anti-hyperlipidemic. Ito po pala ay may kaugnayan sa pagpigil ng pagtaas ng cholesterol level sa ating dugo. Kaya ito po ay malaking tulong sa mga hina-high blood. Cardiovascular disease. Ito po ay tumutulong para mapanatiling maayos ang ating kalagayan, ang ating puso, at huwag tayong magkaroon ng sakit sa puso. Ang isa po palang ginagawa ng pulot ng stingless bee ay pinaayos ang daloy ng dugo sa ating katawan. Wound care. Meron pong isang matagal na nurse sa Saudi Arabia, nagkwento po sa akin, na kapag ka daw po ang pasyente nila ay masyadong matagal na nakahiga, nagkakaroon ng bed sore, ang inilalagay po nila ay pulot ng stingless bee. Gayun din po, yung nagkakaroon na ng gangrene, ay yun daw po ang inilalagay nila. At inilalagay din po ang pulot sa mga bandage na ginagamit na pangbalot sa sugat para mas madaling gumaling ang sugat. Reproductive system, ito po ay tumutulong sa ano, sa pag-improve ng reproductive system, pagpapaganda ng quality ng sperm cell at saka ng egg cell. Kaya ito po ay minsan po yung mga hindi nakakaanak ay nagkakaroon ng anak dahil gumaganda ang quality ng kanilang reproductive organs, ano, ang kanilang mga sperm cells at saka mga egg cells. Eye disorder, tumutulong din po ito sa mga sakit natin sa mata. Akin nga pong napansin na parang nag-i-improve ang aking paningin dahil nung una ay talagang kahit titigan ko ang sulat ng walang salamin ay hindi ko po mabasa. Pero ngayon, naaaninag ko po at nababasa, bagaman hindi pa rin ganun kalinaw, ay nababasa ko na yung mga aking binabasa na walang salamin. Kaya lang hindi ako nagtatagal dahil hindi pa nga ganun kaano. Pero nag-improve po ang kalagayan ng aking paningin dahil sa pag-inom ng stingless bee honey. Ito po ang isang malaking dahilan kung bakit kailangan po nating mag-alaga ng stingless bee. Dahil sa 3 kutsara na ating isinusubo, ang isa po doon ay pollinated ng mga bubuyog. Napakalaking bagay po ng ginagawa nila sa pag-produce ng pagkain natin. Sang-ayon po sa pag-aaral ng UP, nadadagdagan ng 40% ang harvest ang bunga ng ating mga pananim kapag ka may bubuyog. At kapag ka po sa mangga, ay nadadagdagan ng hanggang 80% ang ani kapag ka mayroong bubuyog. No wonder, meron pong mga may-ari ng mga manggahan na rumirenta ng 1,000 isang box in a matter of 2 weeks. Yun lang pong panahon ng pamumulaklak ng mangga. Ginagawa nila ito dahil nadadagdagan po ang ani ng mangga as much as 80%. So, atin pong napag-usapan ang kagandahan ng honey sa ating kalusugan at ito po ay efficient pollinator. Ang pangatlo pong dahilan ay native po ito sa ating bansa. Ito po ay tinatawag nating lukot. Pero nakakalungkot po na kapag nakita ito ng ating mga kababayan, ito po ay sinusunog. Ini-spray ng bygone, binabato ng mga bata, at hindi po nagiging maganda ang ating treatment, pero ito po ay napakalaking tulong sa ating paligid, sa ating kalusugan, at sa ating mga halaman para dumami ang bunga. Kaya sana po ay maging bahagi kayo ng kampanya ng pag-iingat ng ating native na bubuyog. Dahil po ito ay native sa ating bansa, ito po ay angkop sa metabolism nating mga Pilipino. Marami pong imported na honey galing Europa at kung saan saang bansa. Pero ang angkop po sa ating kalusugan ay ang pulot ng stingless bee dahil ito po ay native sa ating bansa. Para po yung bayabas at saka mansanas. Pareho po yung masustansya. Pero ang angkop po sa metabolism nating mga Pilipino ay ang bayabas. Ito po ay siyang bagay sa ating katawan at sa takbo ng ating sistema sa loob ng ating katawan.
Mababa po ang capital nito. Mag-i-invest lang po kayo ay sa hive stand at saka po sa starter hive. At yun na po, hindi nyo na kailangang bumili ng pagkain. Babantayin nyo na lang siya at pagkatapos ay mag-iintay na lang po ng pag-split o kaya ay ng pag-harvest. Kaya ito po ay mura lang po ang puhunan dito. Stress reliever. Noon pong pandemya, ay di talaga pong nakakabagot at hindi tayo makalabas. Alam nyo po, ito ang aking naging stress reliever. Pinanonood ko sila. At alam nyo, nakakatuwa ang mga insektong ito sapagkat sila ay napakasipag. At napakalinis. Makikita nyo sila ay hilahila nila yung dumi sa kanilang colony at inilalabas po nila ito. Ayaw nila nang madumi ang loob ng kanilang colony. Dahil pag nagdumi ang loob ng kanilang colony, babaho, masosuffocate sila, magkakaroon ng amag at sila po ay lalayas dun sa kanilang tirahan. Kaya nililinis po nila ito. At ang mga maliliit na insekto pong ito ay napakasisipag. As early as 5 a.m. po ay lumalabas ang mga scout bees. Naghahanap ng makakain sa paligid. Pagkatapos sila po ay babalik at ituturo sa kanilang mga kasamahan kung saan naroroon ang pagkain, anong direksyon, gaano kalayo, gaano kataas, gaano karami ang pagkain makukuha doon at susugod po doon ang mga foraging bees para kuhanin ang pagkain naroroon at ilalagay po nila sa kanilang hive para po maging pagkain nila sa panahon ng tag-ulan. So ano po ang kailangan natin para maging beekeeper ng stingless bee? Ang una po ay environmental scanning, paghanda ng hive stand, pag-acquire ng starter hive, pagkakaroon ng basic skill at pagkakaroon ng equipment. Ang una po nating titingnan at itatanong ay ang may makakain ba ang ating mga bubuyog. So, titingnan po natin kung merong namumulaklak na mga damo, halaman at saka mga puno within 500 meter radius. Dahil ang lalipad po nila, ang naaabot nila ay hanggang 500 meters. As long as meron pong namumulaklak na mga ganitong uri ng halaman at puno sa paligid, ay mabubuhay po ang ating mga bubuyog. Especially, at mas maganda po kung merong aratilis, bayabas, kalamyas at niyog. Dahil ang mga puno pong ito ay buong taon po yan namumulaklak. Yan po ay bubulaklak, mamumunga. Pagkatapos mamunga, bubulaklak na naman, wala po yung tigil sa buong taon. Kaya yan po ay napakaganda kapag ka meron yan sa ating paligid. Hindi magugutom ang ating bubuyog basta meron po yan within 500 meters. Kahit po yan ay nasa lupa na ng ating kapitbahay, ay pupunta po ang ating mga bubuyog at babalik po sa ating colony na ating inilagay sa ating pong piling o sa ating hive stand na inilagay sa ating paligid. Pangalawa po na ating titingnan ay ang location ng hive na ating paglalagyan. Dapat po ay hindi masyadong malilom, hindi rin naman masyadong exposed. Pagka po masyadong malilom, ito po ay may tendency na magkaroon ng moisture ang loob ng hive at pagkatapos magkaamag, lalayas po ang ating bubuyog. Hindi rin po naman siya dapat masyadong exposed dahil pag masyadong exposed po, meron ding tendency na magkaroon ng moisture ang loob ng hive. Magkaamag at lalayasan din po yan ng bubuyog. Kaya not too shady, not too exposed. Titingnan din po natin kung mayroong threats na maaaring pumatay sa colony. Ang nangunguna po dyan ay pesticide, yun po nasa kahulihan. Pagka po mayroong nag-i-spray ng pesticide sa ating paligid, mamatay po ang ating colony at mawawala po ang ating mga alaga. Pero may solusyon po din yan, magpapaabisa lang po tayo na sila ay mag-i-spray. Pagka po nag-inabisahan tayo, ang gagawin po natin, kukulungin natin ang mga bubuyog, ilalagay po sa kahon, o kaya po ay sa loob ng sako. Kahit po ilang araw yan diyan, hindi naman po yan mamamatay. At yan po ay palilipasin natin yung gamot. Pagkalipas na po ang gamot, pwede na uli natin alpasan. Titingnan doon din po natin kung merong langgam, kung merong spider, mga palaka, at saka mga butiki. Dahil ito po ay mga notorious killers ng ating bubuyog.
meron po tayong isang uri ng palaka na umaatake sa gabi na talaga pong inaabangan nila at kinakain nila ang ating mga bubuyog. Ay kapag ka po ay nakakain ng 10 sa isang gabi, kasunod na gabi 10 uli sa isang linggo, aba ay nakakarami na po. At halimbawa isang buwan, aba ay mauubos po ang ating bubuyog pagka po patuloy na inaabangan ng mga insekto ang ating mga bubuyog nito. Lalo na po ang mga langgam, yan po ay mayroong uri ng langgam na pinapatay nila ang lahat ng bubuyog sa loob ng hive. Kaya yan po ay ating pabantayan at ating iingatan. Dapat po hindi mapapasok ng anumang insekto ang ating hive, at maging sa labas po ay dapat po ay maiwasan na magkaroon ng mga insektong ito. So, tapos na po tayo sa environmental scanning. Ang kasunod naman po ay paghahanda ng hive stand. Saan po natin ipapatong ang ating box na may laman pong mga bubuyog? Hindi po mapili ang ating stingless bee. Madali po silang mag-adapt. Meron po akong iba't ibang paraan kung paano ilagay ang ating mga bubuyog. Ang nasa dulong kaliwa po sa itaas, ang tinatawag po yan na bubuyog hotel. Yan po ay pansamantalang lalagyan ng mga bubuyog. At dyan ko po dinadala kapag may mga intervention na ginagawa. Halimbawa po humihina ang colony, dyan ko po dinadala at pinalalakas muna. Pero hindi po ideal ang ganyang kalagayan sapagkat pagka po nag-swarm ay yung nasa kabila ay lilipat dun sa kabila kaya hihina. Pero ginagamit din ko rin po ang swarming para lumakas yung ibang colony. Ang ideal po ay 2 meters ang distansya ng bawat colony. Kaya ito pong nasa gitna sa bandang itaas ay okay po siya. Hindi po siya magastos, matipid lang siya. Ito po ay puno lang ng kawayan na itinusok. Nilagyan ng tabla ang ibabaw at pagkatapos po ay ipinatong na doon ang hive. Nilagyan ng kapirasong yero para hindi mabasa ng ulan. At pagkatapos po ay tinalian ng kawad para hindi po malaglag. Ang nasa dulong kanan naman po sa itaas ay mga ipinawelding ko na mga itutusok lang po ito sa lupa at madali nating malalagyan ng spacing. Kaya pwede rin po kayo magpa-welding niyan sa inyong mga welders at itusok na lang po sa lupa. Ito naman pong nasa ibaba sa dulong kaliwa ay ipinatong ko lang po siya sa poste ng bakod. At yun na po ang kanyang patungan. Kaya hindi po mapili ang patungan. Hindi po kailangan gumastos ng malaki. Ito naman pong susunod na slide, ay ito nga pong ginamit ko dito ay recycled na material. Ito po ay lumang silya namin na hindi ko po itinapon at dun ko pinatong yung ibang mga box. Ito naman pong nasa parting kanan ay ito po ay nasa lote ng aking kapitbahay na kumuha po ako ng dalawang kawayan, nilagyan ng haligi, at pagkatapos po ay doon sa dalawang kawayan ay doon po nakasaklang yung boxes na meron pong kaunting distance. Pero ang ideal po ay 2 meters ang distance para po yun ay protection sa ating mga bubuyog. Ayon po sa mga experts ay mas mabilis po mag-develop ang hives na magkakalayo ng 2 meters. At kapag ka po nag-swarm ay hindi po hihina yung kabila. Dahil ang tendency po ng mga bubuyog na magkakatabi, pag nag-swarm yung isang colony, yun pong nasa kapitbahay na colony na malapit laang, ay sasama po. Kaya yung maiiwanan nila ay hihina. Kaya ina-advise po ng experts na kung pwede po ay 2 meters apart. Yung iba naman po ay di nagtitipid ng space, ay 1 seat apart lang kanila. Pero nagkakaigi naman po yung iba, pero mas maganda na po yung sundin natin ang payo ng experts na 2 meters apart para mas mabilis po ang progress ng ating mga colony at maiwasan din natin ang pag-alis pagka po nagkakaroon ng swarming pagsama sa ibang colony. Starter hive, ito po ay kailangan po ninyo. Ito po ang boxes, meron po ito yung lower box at merong upper box. At ito po ang starter hive natin. Ina-advise po ng mga eksperto na dalawa ang minimum number, dalawa pataas. At least po ay dalawa. Bakit po dalawa? Dahil kapag ka po humina yung isa, yun po ay sinuswap. Yung mahina, ilalagay nyo dun sa pwesto ng malakas, at yung malakas, ilalagay nyo dun sa pwesto ng mahina para yung bee nung malalakas pupunta dun sa mahina at lalakas din po yung mahinang colony.
Ang isa pa pong dahilan ay kapag ka po nag-die out yung isa, ay mayroong pagbabawian na isa pa. Dahil yan po ay after 6 months to 1 year, pagka mature na ang brood, ayan po ay pwedeng ma-split, at pagkatapos po ay pwedeng mabawi natin yung isang nawala. Kaya advice po ng mga experts ay at least ay dalawa ang ating aalagaan, dalawa pataas. Kung mas marami po, mas maganda. Basic skills. Meron po tayong dalawang basic skills na kailangang matutunan at akin pong idedemo sa inyo ang dalawang ito. Ito po ang dalawang basic skills, ang pag-split at ang pag-harvest. Meron po akong dalawang boxes dito, akin pong nilagyan ng laman for the sake of demonstration. Ito pong lower box, ito po ay nagkakalaman ng brood. Ito pong second box, nagkakaroon din po ito ng laman na brood at saka combination po ng pollen at saka ng honey. So kunyari po, ito ay puno na, itong dalawa. Itong first at saka second box ay puno na. May laman na po itong first compartment. May laman na rin itong second compartment. Pagka po mature na ang brood, ito po ay ini-split na. Hinahati po ito sa dalawa. Ang gagawin po, ito pong nasa upper box, ito po ay tatanggalin. Hahanapin po kung merong queen cell sa loob. Pagka po meron ng queen cell, at ito po ay mahalaga na malaman, kung meron, dahil doon po nakasalalay ang buhay ng colony. Pagka po walang queen cell, hindi po magsusurvive ang ating colony. So ito pong ibabaw na may laman ay ipapatong po natin sa isang box na walang laman. So ito po ngayon ay isa ng bagong colony. Ito po namang nasa ilalim, ito ay meron ding brood, may laman din siya. Ang gagawin po naman dito ay papatungan ng isang walang laman at ito po ay magiging isa na ring colony. Kaya yun pong ating isang colony, kapag ka po in 6 months to 1 year, ay pwede na po siyang maging dalawang colony. Sa pag-harvest naman po, ay ito pong second compartment, nagkakaroon na po ito ng pulot at saka po ng pollen. Kaya ito po ay ini-slice sa gilid. Pagka po na-slice yan sa gilid, kukunin po natin yung pollen pots at saka honey pots. Paghihiwalayin po ang pollen pot at saka po ang honey pot. At pagkatapos po yung honey pots po ay, yun po ay tinutusok ng tinidor upang mabasag yung honey pots at nang tumulo po ang pulot. Pagka tumulo na po ang pulot, yan po ay sasalain at pagkatapos ilalagay na po natin yan sa mga containers. Pwedeng bote o plastic, pero huwag po kayo maglalagay sa mga aluminum at ibang hindi stainless na lalagyan sapagkat nagkakaroon po ng chemical reaction ang pulot. Ay hindi po maganda pagka po nagkaganon. Plastic lang po o kaya po stainless ang ating gagamiting mga lalagyan at saka mga utensils. So, equipment. Kailangan din po natin ng mga basic equipment sa pag-aalaga ng bubuyog at ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Ang isa po ang mahalaga ay ang bisot. Ito po ay marami po nito online. Ito po ang aking bisot na ginagamit. Meron pong bisot na pang-ulo lamang. Ito po ay sinusuot lamang na ganyan. Nilalagay sa kuwelyo, tinatakin sa kuwelyo at okay na po ito. Meron po naman na half body. Ito po ay meron siyang mahabang kamay at pagkatapos po ay isusuot, itatak in sa baybay awang at pagkatapos po ayan ay protected na po tayo dito. Marami po itong nabibili sa online. Kaya lang po sa experience namin ay lumulusot yung bubuyog doon sa nabibili sa online. Kaya kami po ay nagpasadya na ng amin na bisot
At kung kayo po ay merong inyong mananahi, eh, pwede po kayong magpagawa ng inyo. Ang isa pa po ay ang spatula. Ito po ay mahalaga na pang-scrape ng ano ng mga debris doon sa box. At ito po ay mabibili naman sa mga hardware. Ang isa pa po ay ang hive tool, na ito po ay marami po nito sa online na nabibili. Kaya pwede lang po kayo mag-ano sa online at marami na po kayo makikita. Yan po ang mga basic tools na kailangan. Pero kung wala po, ay pwede na po ang gulok, kutsilyo, at kung ano mang available na gamit sa ating tahanan, ay pwede na po yan. So ito po ang mga, ang summary ng ating mga kailangan gawin bilang isang beekeeper. Mag-i-scan po tayo, titingnan natin ang paligid. May makakain ba? O meron bang panganib na maaring magpumatay sa ating colony? Pangalawa, pipili po tayo ng magandang location para sa ating mga bubuyog. Napakahalaga po nito. At dito po nakasalalay ang kanilang survival sa pagpili natin ng magandang location. Pangatlo ay imomonitor po natin ang kanilang kalagayan. Bibisitahin po natin ang ating mga bubuyog. Ang pagbisita po natin ay parang yun ang pagpapakain natin sa kanila. At yun po ay malaking advantage din. Dahil may nakita tayong anay, tatanggalin natin ang anay. Kung may makita tayong mga ibang kulisap, kagaya ng gagamba, at kung ano pa man na pwedeng pumatay sa kanila, ay di atin pong maaalis kaagad. Pag-split at pag-harvest, yun po yung idinemo ko sa inyo kanina, na iintayin po natin ang tamang panahon ng pag-split at ng pag-harvest para sa gayon po ay makaani tayo ng maganda. So yun po ang mga basic skills na kailangan po nating taglayin bilang isang beekeeper. At kung kayo po ay meron pang mga katanungan, ay maaari nyo pong i-message ako sa aking Facebook account, sa aking Messenger, o kaya po naman sa cellphone. Ang aking pong number ay 0915-673-9371. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.